Walong araw na lang ang natitira bago ang itinakdang death by firing squad sa Indonesia para sa OFW na si Mary Jane Veloso. Ang gobyerno ng Pilipinas muli raw maghahain ng apela para sa kaso ni Veloso. Samantala, kani-kanina lang nakalipad na patungong Indonesia ang kapatid ni Mary Jane. Live mula sa NAIA sa Pasay City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, mabigat nga ang loob ng kapatid ni Mary Jane Veloso na si Marites nang umalis siya dito sa Maya NAIA Terminal 3 kanina para pumunta sa Indonesia para hilingin ng clemency ng kanyang kapatid o kanyang humingi ng awa para sa kanyang kaligtasan. At itong DFA, sinabi na umaasa sila na sa pamamagitan ng pagpa-file nila bukas o sa isa-isang araw ng panibagong petisyon para sa isang judicial review ay kahit papano ay magkakaroon o may extend ang pag-review sa kaso ng ating kababayang si Mary Jane Veloso. Laman ng notebook na ito ang mga mensahe ng suporta para kay Mary Jane Veloso. Kabilang sa mga sumulat ang nangungulilang anak ni Mary Jane. Walong araw na lang ang nalalabi bago ang itinakdang araw ng pag-firing squad kay Veloso. Iba kasi yung pakiramdam ko ngayon, yung pagdalaw sa kanya kaysa noon, nung dumalaw kami sa kanya na nadadalawin lang namin siya. Parang kasi ngayon, parang yung alam mo yun, alam mong parang nasa bingit siya ng kamatayan. Ang Department of Foreign Affairs hindi raw tumitigil para iapela ang kaso. Well, we can expect no na ifa-file na ng embassy yung second appeal for judicial review in the next day or two no. Definite na yan. Nakahanda na yung appeal ifa-file na lang in the coming days. Inaasahan natin no na it will be considered as an ongoing appeals process. Naniniwala ang DFA at ang migrante na hindi nabigyan ng maayos at nararapat na translator si Mary Jane habang dinidinig ang kaso noon. English at wikang Indonesia lang daw ang alam ng ibinigay na translator, pero sa wikang Pilipino lang bihasa si Mary Jane. Dala ng kapatid ni Mary Jane ang sinumpaang salaysay kung saan inilahad ng magulang at kapatid ni Mary Jane ang pangyayari. Base sa kwento ni Mary Jane nang makausap nila sa kulungan, nirecruit daw siya ni Maria Cristina Serio na magtrabaho bilang helper sa Malaysia. Lumipad daw si Mary Jane at Serio sa Malaysia noong April 21, 2010. Pero pagdating doon, sinabi raw ni Serio na may nakuha ng helper ang sanay pagpapasukan. Kaya namasyal daw sila at tumigil sa isang hotel sa Kuala Lumpur habang naghahanap ng ibang mapapasukan. Ikatlong araw, dumating daw si Serio na may kasama ng ilang lalaki at may dalang isang maleta. Aalis daw sila papuntang Indonesia dahil doon na mamamasukan. Ipinagamit daw kay Mary Jane ang maleta na dala ni Serio na napansin niyang may kabigatan. Kaya hinalughog daw ni Mary Jane ang mga bulsa pero walang nakita. Pagdating sa airport sa Indonesia, nakita sa x-ray na may nakasirid sa lining ng maleta na 2.6 kilo ng heroin. Sa susunod na linggo, tutungo rin ang abogado sa Indonesia kasama ang Integrated Bar of the Philippines para tulungan si Mary Jane. Jessica, no to another floor contemplation. Yan yung sinisigaw ng mga taga-migrante kanina nang inihatid nila itong si Marites kasama yung isang taga-migrante kanina papuntang dito sa NAIA at na very emotional itong si Marites nang nagpaalam sa ina nitong si Mary Jane dahil napakabigat ng kanilang gagawin paglipad dahil wala ngang katiyakan kung pagbibigyan ang kanyang pag-alis at narito nga ang bahagi ng pahayag nitong si Marites kanina. Yung punta ko doon dati na dumalaw lang ako sa kanya, so masaya. Umiyak lang kami nung magpapaalam na, pero ito kasi parang walang kasiguraduhan. Pero ganun pa man talagang, sa Diyos lang talaga kami nananalig ngayon. Jessica, bukod sa migrante, tumutulong din kay Mary Jane Veloso ang NULP at sa April 24 nga ang binigay na palugid o deadline ng bansang Indonesia sa ating bansa kung ipatutupad ba nila ang gagawing execution at pagpapaira lang death penalty para sa kanilang mga nasa death row convicts doon. Jessica. JP, nabanggit mo sa yung report na yung ibinigay na abogado para kay Mary Jane ay ang salita ay English at Indonesian. And then itong si Mary Jane ay bihasa naman sa Tagalog. At kung siguro yung local dialect niya, taga Pangasinan yata ito, JP. So papaano kaya yon? Tama, Jessica. Actually, ang kinokontest ng DFA at ng migrante at ang mga kaanak ni Mary Jane Veloso, yung interpreter na ibinigay kay Mary Jane nung
time na dinidinig o ang kanyang nagkakaroon ng hearing sa kanyang kaso sa Indonesia ay bihasa sa wikang Ingles at sa bahasa sa Indonesia at hindi bihasa sa salitang Tagalog. Gayong itong si Mary Jane sa Tagalog at sa wikang Ilocano nga sa kanyang native tongue dito sa bandang norte ang kanyang familiar na sabihin. Kaya ang kinokontest ng DFA yung sa kanilang unang petisyon sa judicial review na inihain, sinasabi nila hindi dapat binigyan siya ng interpreter na nakakaintindi ng Tagalog. Ito yung kanilang iginigit, kaya daw baka daw hindi napakinggan ng maayos itong si Mary Jane sa kanyang pagpapaliwanag at naging ganon nga yung hatol. Pero Jessica, ibinasura ng Indonesian Supreme Court yung unang petisyon natin para sa judicial review at heto nga at magpa-file tayo ng panibagong petisyon para baka sakali pakinggan at pagbigyan ng judicial review ng Korte Suprema para pag-aralan ng kanyang kaso nitong si Mary Jane Deloso. Mm-hmm. Jessica. Yung binanggit dun sa affidavit siguro, testimonya ni Mary Jane na sumama sa kanya at yung mga may babae na sumama sa kanya tapos may mga lalaki na sumama rin na nagbigay, nagpagamit ng maleta. Yung mga yun ba napanagot ba ng batas sa Indonesia, JP? Jessica, hindi. In fact, ang sinasabi ng mga pro bono lawyers itong si Mary Jane Deloso dito sa Pilipinas at ang migrante, yung recruiter na allegedly nagbigay ng maleta na may lamang heroin kay Mary Jane Deloso ayon sa kanyang statement ay malayang nakakagala pa raw dyan sa may Nueva Ecija at yung ilang lalaki na nabanggit ay at large pa rin daw doon sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, kasi matatandaan galing sila ng Malaysia at wala raw nakitang trabaho doon at kaya pupunta sila lang Indonesia. Yun ang ginigiit at tinatry i-work out ng mga tumutulong kay Mary Jane dito. Baka sakalik pag nakikita ng Indonesia na figure out nila kung sino talaga yung nagbigay ng maletang yan kay Mary Jane, ay baka magbago ang isip. Pero ang sinasabi ng DFA, Jessica, mismong sila, pag tinatanong natin ng DFA kung ano ba ang status, ano bang may pag-asa ba, hindi raw nila masasabi at mabasa ang reading kung paano didesisyonan ito ng Supreme Court ng Indonesia, Jessica. In the meantime, 8 na lang ang binibilang bago ang nakatakdang medyo mabigat, death by firing squad. Kasi meron din tayo niyan dati dito sa Pilipinas pero bago pa mag-martial law. Pero sa Indonesia, ayan pa rin pala ang ginagamit nilang paraan ng death penalty. Tama, Jessica. Alam mo, background bukod dito kay Mary Jane Deloso, nauna lang na ipatupad yung execution sa ilang Australianong nasa death row convicts din doon. At sa bansang Australia ay naging maingay din ang kanilang ang call sa bansang Indonesia para wag nang ituloy ito. Pero hindi rin ito umubra at itinuloy pa rin. Yan nga ang pinangangambahan ng ilang mga supporters ni Mary Jane Deloso rito. At kaya ngayon, sa Diyos daw sila umaasa para kahit paano wag mawala ng pag-asa, pero humihiling din sila ng dasal para sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.